mga mamita, nandito na naman po tayo. Ay, good afternoon po pala sa amin. Pero sa inyo po, good morning. 2 o'clock in the morning. So, magluluto po tayo ng bibingka ni mamita. Well, bibingka ala mamita po. Medyo konting sadness po na balitaan ko na 3 sa kamag-anak ko ang nasa ospital ngayon. Although, mga pamangkin ko po sa pinsan, pero kamag-anak pa rin po, blood-related. So, anyway po, ang ingredients po natin is 2.5 cup of rice flour. Pure rice flour po, wala pong halo-halo. Ayan. Ang ating pong oven ay nakainit na ng 250. Oops, 350. So, 2.5 at meron po tayong 2 cups ng coconut milk na nanggaling sa can. Ayan po. Ayan. Po natin ang 1 cup na white sugar, 1 cup po na coconut flake. Yun pong hindi sweet coconut flake po siya, ang brand po niya ay hindi po yung Baker's na ginagawa sa macarons. Iba po ito, ano po siya talaga, mas lasang coconut po, hindi po puro asukal. Lagyan po natin ng 1 teaspoon na salt. 1 teaspoon po na baking powder. Lagyan po natin ng, ano po ito, 1/2 cup na melted butter. Yan po. 3 egg. 3 egg po yan. At syempre po, sa akin po, mas masarap po ang Parmesan cheese kesa po sa mozzarella or sharp cheddar. Mas gusto ko po ang Parmesan. So, mix lamang po natin ito para makombine. Hanggang well combined po siya, mga mamita. At syempre po, alam po natin na ang dahon ay dapat natin iinitin kahit na po yan ay frozen, hindi pa po yan na idadaan sa apoy. Kung ididefrost po natin, magiging malutong pa rin po yan. Kaya po ang maganda ay atin po siyang idefrost. Tsaka po natin i-burn. Kasi po kahit papano, kung saan man to galing, China ba? Walang corona, di po ba? So, ito po naman ay galing ng Thailand or Philippines. I think it's Philippines po. So, maganda po talaga yung sinusunog natin ang ating dahon. So, yan po. Ito po ay gagawin natin na 2 tray lang na meron po tayong 9-inch na hindi po naman to high plate eh. Basta po ito, round baking ano-ano. So, pwede po yan. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyong gawin yung maliliit. Pero ako po ayoko na ng maraming trabaho. Hindi ko na po kailangan maghanap ng maraming trabaho dahil po ang mamita ay lutong-luto na po sa trabaho. Yan po, i-well combine natin para po masarap. Siyempre po, i-sprayan ko to para hindi po siya didikit. Hindi po ba mga mamita? Kailangan ko po ng pang-spray. Ito po yung brand na ginagamit ko para sa coconut. Oops, nasaan po ba yun? Teka lang sandali, mga mamits. Hindi po yata makita. Ay, andito po. Iba po siya. So, ito po, organic shredded coconut. Hindi po yung kamukha nung nabibili na yung sa baking aisle. Iba po siya. Fluffy po siya at hindi po siya sweetened. Tsaka dry po siya. Yung isa po, moisture dahil sa sugar.
So, ito po yung masarap na gamitin. At syempre, gagamit po tayo ng baking with flour para po hindi didikit ang ating bibingka sa ating dahon, mga mamita. So, shout out po tayo kay Ate Gina Jackson, kay Ate Gina Susan, kay Ate Time Pepper, Lori Liburo, kay Ate Abby. Ate Abby, hello po. Alam ko po, silent viewer kayo. At kay Ate E ng Sydney, Australia, kay Corazon Solis, kay Ate Corazon Solis ng Paris, kay Ate Mila Perez, siyempre po, at sa kanilang isang kapatid na lalaki, I think, nag-isa na lang po si Kuya Mermer Tulacanilaw na nasa California. Shout out po sa ating mga kaibigan diyan sa California, si Ate Menchi, si De Vera Peralta, Milendra De Vera Peralta, saka po si Ate Mariti, at saka po si Tess Flores Manalo at Robert and Brianna Manalo. Yan po. Sa Pilipinas naman po siyempre si Ate Luz Acuña. Hello Ate Luz, si Ate Pearl Cruz. Si aking BFF na Violet Sambero, kumusta na? Papalapit na, nagbibilang tayo ng araw na lang, isang buwan. Panalangin po natin na walang cancel ang mga flight. Medyo risky po, pero hindi naman po tayo pwedeng mabuhay sa takot. Puro na lang takot. So ito po, bubuhos po natin, nahatiin natin sa dalawa. Okay po? Dalawa po yan. So, hindi ko po yan tinimbang, kaya ngunit kulang. Kaya po, titingnan natin kung okay na yan. Okay na po siya dyan. Ito po, gaya ng sinabi ko, ang oven po ay nasa 350. At pag dahan-dahan po nating lulutuin, para po hindi masunog agad ang dahon. At isa pa po ay mamaya, i-burn po natin yung ibabaw. So, ilagay po natin 350. Ayan po. Para po ma-bake. There you go. At pakikita ko po sa inyo mamaya kung ano ang kinalabasan. Hindi po ba? Ayan po. Luto na po ang ating express bibingka. Ayan po. Masarap po siya. Kung gusto niyo pong mas malambot, dagdagan niyo po ng itlog. Pero ako po kasi, binabawasan natin ng maraming calories na pwedeng makataba. Meron na po kasing egg, meron ng butter, meron pa pong cheese. So, this is good. So, ito po ang itsura niya, mga mamita. Malambot po siya. At nakakapaso po sa init. Yan po ang ating bibingka ni Mamita. Ayan po siya. At syempre po. At syempre po, atin na pong titikman. At kahit po mainit, napapaso-paso. Masarap po siya, mga mamits. Diba? Pwede na pong pampamilya na gagawa po kayo. Tandaan nyo po, 2 cup of rice flour, 1 can of coconut milk, 1 cup sugar, 3 eggs, 1 cup of parmesan, about 4 tablespoons of melted butter, a teaspoon of salt, a teaspoon of baking soda, at 1 cup po ng grated dried
coconut. Ayan po, nakita ninyo, simple lang, pinaghalo-halo. Hanggang dito na lamang po at salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay. Gaya ng sinabi ko, happy-happy lang tayo, bawal ang sad. Kaya thank you, thank you. Bye!